So, hello guys. Unang araw po natin ng quarantine. So, ipapakita po po sa inyo yung aking kwarto. Dito po ako ngayon sa Microtel Acro sa Maylibis. Ito po yung aking kwarto. Bali, solo ko lang dito. Ayan pa yung aking damit na susuotin para pauwi naman sa probinsya. Dalawang bed siya, bali. Kasa po, isang tao lang talaga sa bawat kwarto, kahit dalawang bed siya. So as in, kadarating ko lang, kalalapag ko lang, nagpahinga lang akong 5 minutes kaya di ko pa natutuyan. Tsaka hindi ko pa naano yung mga maleta ko. Talentat akong maleta ko. Tsaka ito. Tapos kung paglating na paglating, may supply ng pagkain. Kung kinain ko na, ito yun siya. May tubig na rin silang binigay. Ito, maliit na tubig yan. Tapos TV, nahanapan ko pa ng channel. Meron na rin siyang aparador dito. Lipat ko na lang mamaya yung mga gamit ko dito sa aparador. Kaso lang, baka naman hindi ako magtagal dito. So may bolt din sila. Para kung may mga personal gamit pa. Yan mo na lang ilagay sa bolt. Tapos, libre naman yung wifi nila. Ito yata yung modem nila. Ito, may menu kung gusto kang umorder ng pagkain. Ayan. Ito yung isang maleta. Tapos ito yung CR nila. May lababo, may nakaready na dalawang baso, malinis yung CR, tapos may shower room. Shower. Malinis siya, malinis siya. Malinis siya guys, tapos walang ibang maglinis ito kundi ikaw lang kasi bawal pumasok yung staff ng hotel. Tsaka tingnan natin sa labas kung meron. Ayan, kung makikita nyo sa labas, bawat kwarto may mga nakareding upuan. Para yung halimbawa may orderin ka, hindi napapasok yung staff ng hotel dahil bawal. Bawal din silang maglinis. Yan, kaya nilock ko na lang yan. Kasi bawal din naman silang pumasok. So ayun na nga. Naipakita ko na sa inyo yung aking kwarto dito sa unang araw ng quarantine ko sa Microtel Hotel. So maidadagdag lang akong informasyon konti. Lahat ng to, hotel, bus papunta rito, pagkain, lahat ay wala ka nang babayaran pag OFW. Sagot na ng OWA yan. Pagkain. Kaso lang sa nangyari kanina, medyo kasi yung pagkain na galing sa airport na dala ko is bumagsak siya. So natapon siya. So kailangan kong umorder kasi gutom na ako. Bandang alas. Yung pagkadating ko ng alas 3, yung magiging next na bigay ng pagkain ng OWA is pang dinner na. So di ko na alam kung anong oras yung kumaaga ba, early dinner ba or late dinner na. So umorder ako ng Lichon Kawali dito sa hotel. So hindi nasagot ng OWA yun kung halimbawa o-order ka ng sarili mo. Bali sa'yo na yun kasi ang sagot ng OWA yung dinideliver nila. So umorder ako ng isang kanin at saka isang Lichon Kawali. So ako nagbayad nun. Pero halimbawa pag natapos ka na dito, pag lumabas na yung result mo, kung saang probinsya ka man, ay sagot pa rin ng OWA yun.
parang ako kasi kinonfirm ko muna kanina. Halimbawa, lumabas na yung result yung umaga. So dadalhin na nila ako dun sa airport para i-booking na naman nila ako ng papuntang Mindanao. And from there, from Port of Butuan, eh meron nang nakaabang doon na taga-UWA member at saka Coast Guard para sila naman yung mag-assist, maghatid naman sa akin kung hanggang doon sa barangay ko. So hanggang dito lang muna. Sana nakatulong konti yung aking video na ma-issue sa inyo. At para rin alam nyo na hindi kayo mangangamba kung magkano man ang babayaran nyo, kung may babayaran man kayo, wala po, sagot po lahat ng UWA. And have a good day. Magandang araw. Salamat sa panonood. Thank you.